Pre, ano bang nangyayari sa mga pananim natin? Bakit palagi na lang namamatay? Iwan ka ba, pre? Ginagawa ko naman lahat ng proseso ng ating nakasanayang pagsasaka. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong sapat na naanim mula sa ating mga pananim. Paano tayo niyan? Paano yung mga pamilya natin? Dito pa naman tayo kumukuha ng pang-araw-araw na pangkabuhayan. Lalo na may pandemya ngayon. Eh ako nga eh, nagpilitan ako magtrabaho dito para may pagkain yung pamilya ko. Pagod na ako, pre. Uwi na muna tayo. Dito pa nga, pre. Tara, una na muna kami. Ah, sige, sige. Alam mo yung nanaro namin si Universe dati? Hindi. Besh, tingnan mo nga kung may mga farmers. Oo nga, no? Halika, puntahan natin. Tara. Magandang umaga po. Ah, kami po pala ay mga agricultural extension workers. So, maaari po ba namin hingin sa inyo yung konting oras para sa magaganap na pagpupulong? Maaari naman po at kung okay lang po sa inyo, doon po tayo sa aming pahingaan kasi nandun naman po yung mga kasama namin. Oh, sige po. Sige po. Maraming salamat. Maraming. Magsibangon kayo, may mga tao gusto tayong makausap. Ikay, ulitin. Tuloy po. Sige po. Halika, dito tayo. Bago po namin susimulan ang aming talakayan, nais po namin ibahagi ang aming kagalakan sa pagtanggap ninyo sa oportunidad na ito. Sa inuulit po namin, kami po pala ay mga agricultural extension workers. Ito po pala ang kasama ko, si... So, ako nga pala si Anduhar Margin. At ako nga po pala si Myrene Andrea Ebol. At narito po kami sa harapan nyo dahil may layunin po kami sa inyo mga magsasaka. Nais ko rin lamang po kayong tanungin. Kumusta po ang pagtatanim niyo, sir? Mabuti naman, ngunit di talaga may iwasan sa sitwasyon namin ngayon na may mangyari sa mga pananim namin. Tama po ang sinabi niya. Isa na nga rin dito sa problema namin ay ang kakulangan ng kaalaman tungkol sa makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Nang sa gayon naman sana ay maiangat namin ang aming agrikulturang pangkabuhayan. Sana rin po dyan ang problema pagdating sa komunikasyon, lalo na sa pagtatanim, pagsasaka. So kung ganon, maaari po namin kayong matulungan sa pamamagitan ng pagbabahagi na pagbabahagi ng kaalaman at mga epektong pamamaraan tungkol sa pag-unlad ng mga pang-agrikultura. Pakiabot nga yung kagamitan natin, Juan. Ito ay agricultural extension. So ano po yung agricultural extension? At ano po ang layunin nito? Well, magandang katanungan yan. Kaya ngayon, dito natin malalaman sa talakayin ito. Ang agricultural extension, ito ay isang aplikasyon ng siyentipikong pananaliksik
at kaalaman sa mga agricultural na mga gawain sa pamamagitan ng pagtuturo sa inyong mga magsasaka. Layunin po namin dito ay hindi lamang po makapagbigay ng kaalaman, kundi pati na rin po ang maiahon o mapaunlad ang kabuhayan ng mga bawat mamamayan dito sa bayang ito. Meron po kaming mga iilan sa mga epektibong pamamaraan para mapaunlad ang agrikultura ninyo dito sa lugar na ito. Una po, ito po ay implementation of land reforms. Ito po ay ang pagre-reforma ng mga lupa. Kasama na rin po dito yung paggamit ng mga tractors or iba pang mga kagamitan sa pag-agrikultura. Pangalawa natin ay plant many crops. So alam naman natin na mas nakakatulong talaga sa ating lahat kung tayo ay mas magpo-focus talaga sa kung mas magtatanim tayo ng maraming mga pananim. Syempre, kung gusto nating mauunlad ang ating agrikultura, hindi lamang tayo tatanim o magpo-focus sa isang pananim lamang. Syempre, magpo-focus din tayo ng mga iba't ibang variety ng mga pananim. Kaya sa amin pong naobserbahan, the more po na marami tayong na itanim ng mga iba't ibang uring pananim, ay the more rin po na mas mabibigyan tayo ng oportunidad na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura. So dito naman tayo sa pangatlo, smart water management. So bilang mga magsasaka, kinakailangan rin tayong maging alam kung paano talaga ang wastong pagdilig ng halaman. Kasi hindi lang naman tayo basta-basta lang nagdidilig. Syempre, yung mga halaman, meron din silang mga sensitivity or yung na kailangan talagang pagtuunan natin ng pansin. At itong pang-apat, heat-tolerant varieties. At ang pang-lima naman ay plant protection. So, syempre, sa kapag tayo ay nagtatanim, kinakailangan talaga nating protektahan ang ating mga pananim. So, sa papaanong paraan po ba? Maaari rin tayo gagamit ng mga pesticides, ng mga sprayers, di ba? Para hindi naman mahawa ng mga iba't ibang uri ng mga peste yung mga halaman natin. Kung kaya, sa ganyang pamamaraan, ay maaari nating matulungan nga maprotektahan ang ating mga halaman. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyong binahaging kaalaman po sa amin mga magsasaka. Maraming salamat po sa inyo. Buti na lang talaga pare, naagapan na rin sa wakas ang ating matagal ng problema ang laging pagkalugi ng ating mga pananim. Kaya nga pare, pasalamat kaya tayo doon sa, ano ba yun, yung dalawang babae na yun na agricultural extension ba yun? Oo, tama. Sana nga, pumunta sila ulit dito para makapagsalamat tayo ulit. Ano to nga, parang magandang proyekto to ah. Tara, pasok tayo. Tara. Ganday tanghali po. Kumusta nga po pala yung mga nagawa niyong pananim? Ay ma'am, kayo po pala yan. Maraming salamat po sa inyong turo at tingnan niyo naman po yung nagawa namin ngayon at nagpagpatayo po kami ng greenhouse effect at dito po namin nilagay yung mga seedlings namin. So, dapat kung mas marami po kaming nagawa ngayon, kaya punta po tayo dun sa farm na talaga namin. Dito po tayo, ma'am? Dito po tayo. Ito po yung result ng mga pananim na natutunan namin sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Yes po, yung lahat ng organic, ina-apply po namin lahat dito. Tapos yung mga water na ini-discuss nyo po, dito po na. Wow, kung gano'n naman, kinagagalak namin na marami talaga kayo natutunan sa ating naganap na pagpupulong dati. At tingnan nyo naman, nagbunga talaga ang ating mga kalaman at kasanayan tungkol sa agricultural extension. At hindi lang po ito, ma'am. Meron pa po doon. Tara, talaga? Oh!
Uy, ma'am, kayo po pala yan. Salamat at nakabisita kayo muli rito. Wow, may mga mais na pala kayo ah. Oo, ito yung mga ito yung bunga sa mga itinuro niyo sa amin noon. Maganda. Kung ganun, maaari po namin kayong matulungan sa pamamagitan ng pagbabahagi at ng... Four. Sa report, lagi na po ron. Kira na, sa report. Alas dos pa. Hindi ito. Lakdo. Ah, lakdo. Alas dos pa. Gingon si Ma'am Pina niya. Tulog pa po daw siya. So, dito naman sa Smart Water Management. Bilang mga magsasaka, kinakailangan din natin ang wastong paggamit kung paano ang pagdidilig ng mga halaman. Siyempre, hindi naman... Wait lang. Okay, lang ba ako? Sige. Yun lang po. Ah, may mga katanungan po ba kayo, ma'am, sir? Ano to? Ay, yun lang. Ay, buta mo na to. Yes, mga agricultural extension worker ba yan? Kaya nga, salamat. Go. Ay, mga unang istorya. Tama. Tama. Sa DI. Ay, ma'am, kayo pala. Gay, gay. Kaya balik, balik. Nga. Yo, mga kaadita. Ay, yo, 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 ay,